Magandang hapon mga kababayan! Kayo'y nakikinig dito lamang sa Radyo Migrante. Ako po ulit si Waynes, ang host nyo, kasama nyo iisang taon na. At ang kasama natin dito si... Hello sa ating mga tagapakinig. Ako po si Jules. Matagal na tayong hindi nagkita. Oo. Kasi matagal na din po akong hindi naging host dito sa Radyo Migrante. Pero exciting na bumalik. Oh, welcome back. Yeah. Thank you! Para sa kwentuhan natin this week. Matagal-tagal rin, no? I think in the past episodes, medyo nag-throwback tayo. We replayed some of our best interviews and our best shows. Mm-hmm. So, I hope you enjoyed yung little trip to the past. But ngayon, we're ready na magbigay ng mga bagong content. Actually, ang topic natin this week ay International People's Tribunal. So, ito yung kinonvin siya noong May 17 to 18. At lumabas na ang verdict, lumabas na ang mga audio recordings, resources, ganyan. So, pag-uusapan natin siya today dahil napaka-importante nitong International People's Tribunal patungkol sa justisya, no? Sa katarungan. Katarungan. Katarungan para sa taong bayan. At meron kaming mga prepared dito na mga sabay-sabay nating pakikinggan yung mga clips, parte nung tribunal, tapos pagkikwentuhan natin sila. Pero di ba Jules, ano, pinanood natin, sinubukan namin panoorin yung live. Oo, pinanood natin ng live yung International People's Tribunal. So in context, mga kababayan, ginanap siya sa Belgium, itong trial. It's a two-day event. Tapos, dahil pinanood namin ng live, ibig sabihin, iba yung time zone. So gising kami ng alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Oo. At inaantok-antok pa, pag break time, nag-nap kami. Oo, totoo. Actually, galing pa ako sa place ko noon, tapos nag-e-scooter pa ako papunta sa bahay, no? Tapos doon na kinood. Tapos ready naman, pagdating ko doon sa bahay nila, ready na, merong... Projector. May projector, nakabukas na yung live, na, nag-iintay na, nanonood na. May kape pa. May kape, merong mga gummies, biscuit, yeah. Tinapay. Merong vegetables din, may carrots meron. Para healthy. So talagang kahit anong pwedeng makatulong. Actually, may dala pa akong tatlong cans ng Red Bull. Though hindi natin siya ininom. Kasi talaga 3 a.m. Na nagsimula yung late talaga siya. Yung day 1 nung nagbukas siya, nagsimula siya. Pero sobrang worth it nung pagpapanood nung live ng tribunal. Nakaka-adjet. Lalo na yung narinig natin yung mga testimonies nung mga kababayan natin sa Pilipinas. At nakita natin yung hinimay talaga doon kung bakit sinampahan ng kaso at kung bakit ang verdict kay Marcos at Duterte ay guilty. Mahaba-haba siya pero worth it pakinggan at pagnilayan. Kaya yun yung gagawin natin para ngayong episode na ito. Tsaka siguro kung pag-iisipan din natin bakit ba mayroong International People's Tribunal, makikita kasi natin na yung justice system, no? Mayroong kakulangan sa pag-deliver talaga ng katarungan para sa mga biktima. So, na-exhaust na nila yung mga judicial system sa Pilipinas. Kaya, ang kinalabasan ay itong pagpapatawag para sa isang pangmasa, no, na tribunal na talagang pinapatakbo siya ng sambayanan. So, yung particular na tribunal ay para talaga dun sa final na kaso ng Filipino people against the US-backed Marcos and Duterte regime patungkol sa mga tinatawag na war crimes o pag-violate sa international humanitarian law. Sabi nga ni Jules, may mga witnesses na magbibigay ng ebidensya ng account nila. At ang pagkakaalam po natin, no, nabigyan po ng pagkakataon ang gobyerno ni Marcos na mag-reply, na magpadala ng representative, pero hindi po sila nag-reply, no? Hindi po sila nagpadala ng representative. So ngayon, tara at pakinggan natin yung isang maikling video. Dito mapapakinggan natin si Ariel o Ayi Casilao. Magbibigay siya ng testimonya patungkol sa pagpatay kay Randall Karandi Echanis noong August 10, 2020. On August 10, 2020, in the wee hours of the morning, Karandi was brutally killed. The way, the barbarity, the brutality, the ruthlessness
of killing of Karandi is a clear violation to international humanitarian law and all existing human rights laws in the Philippines. Karandi is unarmed. The counterinsurgency operation, both by the previous administration of Duterte and the present administration of Marcos Jr., targets all, including unarmed civilians. They all consider us enemies of the state. Ayun, so yun yung unang testimonya pa lang na napakinggan natin. No? Pero right away, kitang-kita natin na hindi tama yung pagtrato kay Randy Ichanis kasi hindi siya armado at saka isa siyang civilian. Pero dahil nga sa yung mga ganitong atake, hindi siya rare or unique cases. In-explain niya ni Teddy Casino doon sa IPT. Ang sabi niya, makikita na ano yan, sistematiko kasi throughout sa Pilipinas may mga ganitong kaso. At nangyayari siya for years na. So, ibig sabihin, systematized na talaga itong pag-atake sa mga miyembro ng komunidad, sa mga nagsasalita, sa mga aktivista, ganyan. So, isa sang malaking human rights violation. So, ngayon naman pakinggan natin yung testimonya ng nanay Bazu de Jesus, si Mercedita de Jesus o Nanay Dits. Si Nanay Dits, actually, nakasama natin siya dito sa Radyo Migrante. Inimbita natin siya para dun sa episode natin sa International Day of the Forcibly Disappeared o Desaparecidos. So, ito yung testimony niya patungkol dun sa disappearance ni Bazo de Jesus at saka ng kasama niya na si Dexter Capuyan. Parents, we really wanted to have this justice. He was a student leader. He leads the Alliance of Concerned Students and the Council of Leaders. And last year, he was hired as the Info and Network Officer of the TFIP or the Task Force for Indigenous People's Rights. My daughter, she informed us that Baso is allegedly missing. He was supposed to meet his friends in Bulacan, but he never came. He was supposed to organize an activity for the Labor Day. He also did not came. So we were all worried that maybe that was a case of disappearance. These two persons, they were both unarmed civilian activists. As parents, we really wanted to have this justice. Ito naman yung kaso ni Bazo de Jesus at ni Dexter. Parehong dalawang kabataang aktivista na desaparecidos or they were forcibly disappeared. Siguro, maganda ding pag-usapan natin yung nature ng forced disappearances. Mm-hmm. Kasi dahil nga, ito yung ginagawa ng gobyerno natin. Ito yung ginagawa ng estado, ng rehime ng US-backed Marcos and Duterte regime. Dahil may mga cases tayo ng abductions, ng torture, itong forced disappearances, hindi natin alam kung kailan siya mangyayari. Mm-hmm. It could happen to anybody. Mm-hmm. Lalo na yung mga nag-oorganisa sa Pilipinas o yung mga aktivista. O kahit na, parang kung kahit na may pakialam ka, matatakot kang magsalita. Kasi ito yung tinatakot tayo ng estado ng Pilipinas. At ito yung nature na nakikita natin. Ito yung nature ng counter-insurgency program. At dahil patuloy tayong tinatakot, dapat patuloy din tayong lumaban. Kasi kagaya ng International People's Tribunal, dito ay na-expose yung verdict ng guilty ang US-backed Marcos regime at Duterte regime. Dito pinapakita base sa mga testimony ng mga masang Pilipino na may mga taong namamatay. Mm-hmm. May mga taong nawawala, may tinotorture dahil lang nagsalita sila against the state. Mm-hmm. Dahil mali, alam nating mali ang ginagawa ng estado ng Pilipinas. At ito yung resulta. Mapapakinggan naman natin susunod yung kaso ni Junila Castro at ni Jed. Nagkaroon din tayo ng episode na pinag-usapan natin yung case nila. Naging witness din si Junila sa IPT. Pakinggan natin. She subjected us to an ending interrogation. They used death threats such as they will put us in white grave. Cutting our tongue. They even said that
we should be grateful because they're not doing those to us and that they're not sexually assaulting us. Before they transferred us to the military camp, the doctors told us that you should never go back to activism. You should never go back to your advocacy work, to your movement. Because if we ever get you again, there will be no interrogation. We will just kill you. We know that we were risking our lives in that, but the truth is more important. Every time na pinapakinggan ko yung testimony ni Janila na nagiging emotional din ako, kinikilabutan ako kasi nakita natin sa sinabi niya, sinabi ng AFP sa kanila, nung hawak sila ng AFP na may threat, palaging may threat na may threat ng pagpatay, ng pag-torture at dapat maging grateful na hindi yun yung ginagawa. Pero una sa lahat, wala naman silang karapatang gawin yun. At karapatan ng mamamayang na makapagsalita patungkol sa kanilang kalagayan. Tama. Na mai-advocate nila yung ano nila, no, yung sa kabuhayan nila tulad nung ginagawa nila Jed Tamano tsaka ni Jonila Castro. Mga advocate sila para doon sa mga nakatira at may kabuhayan sa Manila Bay. Nag-resonate din sa akin yung sinabi niya ngayon na The truth is more important. Yun, the truth is more important. They were risking their lives. Oo. Yun din yung, isang talagang pagkaka-importante ng International People's Tribunal. Dito talaga lumabas lahat ng katotohanan. Katotohanan tungkol sa kanilang karanasan, katotohanan patungkol sa kung paano tinatrato ng Marcos at Duterte regime yung sambayanan. At ayan po yung mga testimonya sa ngayon. Pagpapatuloy natin, no? Pakikinggan natin yung iba pa after the break. So stay tuned lang po mga kababayan. Kita kits! Ayan, sige. Break time muna tayo at makinig tayo dito sa kanta na isinulat ni Gary Granada. Ang title ay Buhay na Inalay sa Bayan. Samang Bobby at mga bayani ng Mindiola. Tayo ay naririto bilang kabilang ng kabuuan. Tubig, apoy at abo, isip, sikmura, buto at laman. Nagtitibay ng maraming bagay, ngunit ang buhay ng ating kilusan ay mga buhay, ay mga buhay. Buhay na inilaan, buhay na huwaran, buhay na inalay sa bayan. Sa alaala ng mga martir ng Lupao, sa alaala ni Ka Pepe Jokno, sa alaala ng mga martir ng Escalante, sa alaala ni Kalando Olalia, kasamang Lorena Barros, Father Rudy Romano, Bobby De La Paz, Alex Orgulio, Eman Lacaba, kasamang Edjo, Juvelin Haravillo, Father Tulio Favali, kasamang Jane Escandor. Tayo ay naririto, magkakaibigan, magkakapatid. Magulang, anak at apo, magkasintahan, magkaisang dibdib. Pinagtitibay ng maraming bagay, ngunit ang buhay ng ating kilusan ay mga buhay, ay mga buhay. Buhay na inilaan,
buhay na huwaran, buhay na inalay sa bayan. Sana nagustuhan niyo yun. Ngayon naman, pakinggan natin ang kantang Tagumpay ay Isinusulong na isinulat at kinanta ni Chris Aranyas. Isang mapulang gabing pagtiripo ng mga bayani, pag-alala sa mga panahong tagumpay ay isinusulong. Sa maliliit na punla ng lipunan hanggang sa kadulo-duluan, nakasama sa pakikipaglaban, kilusang masangiti na taguyod, simbigat pa ng bundok. Sa karimlan, isulong mo ang pakikibaka tungo sa kalayaan. Kakaisa ng masa ang pinagmulan ng puwersa, kayong mga mapagpalaya ang bayaning dapat kinikilala. Kilusang masangiti na taguyod, simbigat pa ng bundok. Isulong mong pakikidigma laban sa karimlan, isulong mong pakikibaka tungo sa kalayaan. Pagsisilbihan ng bayan, tutungo sa kanayunan, pagsisilbihan ng bayan. Isulong mong pakikidigma laban sa karimlan, para sa kalayaan. Isulong mong pakikidigma laban sa karimlan, isulong mong pakikibaka para sa kalayaan. Isang mapulang pagtiripo ng mga bayani, pag-alala sa mga panahong tagumpay ay isinusulong. Thank you.
Nagbabalik tayo dito sa Radyo Migrante. Tara, ipagpatuloy natin yung usapan natin tungkol sa International People's Tribunal na kinonvene sa Belgium noong May 17 to 18. Nung unang parte nitong ating show, pinakinggan natin yung ilang witnesses at testimonies. Tapos ngayon naman pakikinggan natin ilang testimony uli at tapos mga reactions at saka yung verdict. Una nating mapakikinggan yung testimony ni Connie Ledesma. Si Connie Ledesma, siya ang National Democratic Front of the Philippines. Siya yung isa sa miyembro. At siya din ang head ng Special Office for the Protection of Children. Mm-hmm. Na-interview natin to yes. Si Connie Ledesma sa isang episode din ng Radyo Migrante noong may isang araw na dedicated sa yes. Sa pag-commemorate ng children's rights mm-hmm. of the world. Pero nakikita natin na lahat ng bata ay hindi lahat ng bata ay mm-hmm. nabibigyan ng karapatan. Mm-hmm. At pakinggan naman natin ang testimony ni Connie Ledesma dito sa IPT. Jewish jurors of the International People's Tribunal, complainants, defendants, prosecutors, clerks, amicus curiae, solidarity guests, comrades, friends, ladies and gentlemen. For almost 4 decades now, the government of the Republic of the Philippines, GRP, and the National Democratic Front of the Philippines, NDFP, have been engaged in peace negotiations. From the perspective of the NDFP, this could be a viable arena to achieve basic social, economic, and political reforms in Philippine society, an opportunity to resolve the roots of the armed conflict, and consequently, attain a just and lasting peace. These negotiations have resulted in 38 major agreements and joint statements, which were either signed or initialed. The Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law, CARIL, of 1998, is the first major agreement signed by the parties. These principles and standards apply to the following persons: civilians or those taking no active part in the hostilities, members of armed forces who have surrendered or laid down their arms, those placed hors de combat by sickness, wounds, or any other cause, persons deprived of liberty for reasons related to the armed conflict, and relatives and duly authorized representatives of above named persons. Part 5 of the CARIL stipulates that the Joint Monitoring Committee, JMC, will be formed to monitor compliance with the agreement by both parties. The JMC shall receive complaints of violations and all pertinent information and initiate requests or recommendations for the implementation of CARIL. The JMC shall request investigation of a complaint and come up with reports and recommendations on its work to the parties. The CARIL further stipulates the formation of a joint secretariat, the JS, to provide technical and administrative support for the work of the JMC. Since its formal opening in 2004 until its closing in 2021, the JS, or Joint Secretariat, have received a total of 7,474 complaints of alleged violations of the CARIL, that is up to June 1, 2019. 5,438 against the GRP, or 72.76% of all complaints, and 2,036 against the NDFP, for 27.24%. The 5,438 complaint forms filed against the GRP show violations of the full scope of the people's rights and freedoms and of principles and standards of international humanitarian law. Of these,
474 complaints involved 526 incidents of IHL violations during the term of GRP President Rodrigo Duterte. The incidents reported in the complaints occurred in 57 provinces out of a total of 82 provinces. The regions with the most number of incidents reported are the very same regions that were declared by the GRP as priority regions in the counterinsurgency programs. Elements of the armed forces of the Philippines, AFP, are the most frequent perpetrators cited in the complaint forms. As the primary implementing force of the GRP's counterinsurgency programs, they appear in majority of the reported complaints, 92.40%. Next to the AFP, elements of the Philippine National Police, PNP, and the paramilitary rank second and third, respectively. Table 5 details the various types of violations with the highest corresponding number of incidents and victims. The incidents involve grave violations of international humanitarian law, majority of which were committed against civilians in pursuance of the GRP's counterinsurgency plans. Many of these violations arose from the forcible use of civilian communities in military operations and the treatment of civilian population as objects of attack using indiscriminate aerial bombardment, strafing, artillery fire, mortar fire, and similar forms of destruction of lives and property, such as schools. Other violations are the forcible evacuations or forcible reconcentration of civilians, use of civilians as guides and/or human shields in military operations, exploitation of children in the context of armed conflict, maintaining and supporting and tolerating paramilitary groups and private security agencies, violent reprisals against non-combatants, desecration of remains of those who have died in the course of the armed conflict, and violation of the rights of ordered combat. There are individual children and women victims numbering 2,196 and 516 respectively. These numbers do not count the en masse victims of indiscriminate gunfire and aerial bombings of communities, forcible evacuations, and attacks on and use of schools and public places for military purposes. Ayun, yung ano yan, no? Testimonio from Connie Ledesma. Talagang binrake down niya yung mga violations ng Government Republic of the Philippines doon sa international humanitarian law. Napakadami niyang binanggit talaga mula sa iba't ibang klaseng manifestation, no? Nung pag-violate ng human rights tulad ng indiscriminate bombing, talaga wala silang yung pagbobomba nila at kahit na naapektuhan ang natatamaan ay malapit sa mga civilian at na didistract nito yung kabuhayan nila, yung bayan nila, talaga dire-diretso pa rin sila. So maraming nilista dito si Connie Ledesma na mga example. Actually, she will dito sa recording, no, she would go into giving 7 examples. Abot siya sa 20 minutes. So kung actually itong mga recordings na to, kung gusto niyo pakinggan, nasa YouTube. So pwede niyo siyang pakinggan ng buo kasi syempre we only have time for a few, no. Anong mga nag-stand out sa iyo, Jules, tungkol dito nung pinakinggan natin? Ang dami yung nag-stand out sa akin dito, no, Wins, sa accounts na binahagi ni Connie Ledesma. Pero ang unang tumatak sa akin yung ang daming mga batang na nadamay. Merong the number of victims alone na recorded ay mahigit kumulang 2,000 or 2,560. Makikita din natin na itong pagbomba sa mga komunidad, yung pag
pag-raid at pag-attack ng Armed Forces of the Philippines or AFP sa mga probinsya. Mm-hmm. At sinabi ni Connie, no, 82 provinces, mm-hmm. hindi lang isang lugar. Kagaya ng sinabi mo rin kanina, Wins, hindi lang isang lugar, pero nakikita natin na laganap pattern, siya, no? Laganap, oh. Simula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Bakit binabomba ang mga komunidad na to at saan nakukuha mm-hmm. ng gobyerno natin ang fundings sa pag-aerial bombings kung merong food insecurity tayong na mm-hmm. Kinakaharap. Walang trabaho ang mga manggagawa sa Pilipinas. Kawalan ng trabaho, mababa ang sweldo. Oo. Maraming mga Pilipino umaalis ng bansa. Mm-hmm. Pero sobrang overwhelming ng numbers ng number of victims, number of communities affected. No? Oo. At dito natin makikita na suportado ng Estados Unidos. Oo. Mula sa military aid, mga mm-mm. ganyan, mm-mm. sa balikatan exercises o yung military exercises na US military tsaka Philippine Army. Mm-hmm. Yan, mga example. Binanggit din ni Connie Ledesma yung napirmahan, no, na agreement noong 1998, pinirmahan ito pareho ng government Republic of the Philippines at saka ng National Democratic Front of the Philippines. At kaya patunay na itong agreement na CARHIL or the Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law, yung mga pag-atake na binanggit niya natin, mga paglabag yun sa pinirmahang agreement na ito. At pinakita kung gaano kalaki yung karami yung report, no, mm-hmm. na violate daw ng Government Republic of the Philippines yung agreement na to. Pakinggan na natin, no, yung verdict. Ito na ang recording ng verdict na inihatol mm-hmm. after 2 days of listening sa mga witnesses at saka testimony. The tribunal unanimously finds the defendants guilty of all these acts constitute serious violations of treaty and customary international law applicable in armed conflicts. The tribunal unanimously finds the defendants, namely President Ferdinand R. Marcos Jr., Rodrigo R. Duarte, President Joseph R. Biden, guilty of all violations of international humanitarian law alleged in the indictment. Ayun, nagpalakpakan. Talaga yung mga umattend at nandoon na nakinig in person. Mm-mm. At gusto ko talaga binanggit yung buong pangalan, yung as in buong legal buong name nila, no? Joseph R. Biden. Talagang particular dun sa yun nga, no? Kaya talaga US supported or US backed na mga regimes na nagpalaganap nitong mga nag-commit, no, ng mga international ng violation of international humanitarian law. Pakinggan natin yung reactions ng mga taong pumunta sa IPP mismo nung naganap sa Belgium. So, hi, I am Jenny Rose Sayakay. So, my student po, my teacher Rose. I am a former LUMAD volunteer teacher of LUMAD schools, indigenous schools in Mindanao. I am also the spokesperson of the Save Our Schools Network. So, I am working with indigenous children and I am here today in International People's Tribunal. And I am very happy and overwhelmed about the verdict decision of guilty against Duterte because of what we've experienced for 6 years of Duterte administration. We have experienced a lot of relentless attacks like enforced disappearance, extrajudicial killings, fake and false surrenderies, red tagging, and a lot of rights violations. It gave us hopes and it gave us the platform to freely speak on what is really happening in our judicial system, on what is really happening on us in LUMAD schools, indigenous schools. Kilabot.
Oo. In-emphasize niya talaga, no, yun na yung platform din ng International People's Tribunal. Mm-hmm. Nagbigay siya ng pagkakataon para mas ipalawak yung totoong mga nangyari nung sa ilalim ni Duterte, mm-hmm, at kung ano rin yung mga nangyayari ngayon sa ilalim ni Marcos. My name is Haven Wetmore. I'm a member of a Philippine Solidarity Organization in the U.S. The verdict today was the only possible legitimate verdict that could have come out of these proceedings. So it was actually really inspiring to see, you know, the outcry of support for the Filipino people's national liberation struggle, and to hear the jurors actually say the truth when the truth is so often, you know, hidden or destroyed. It was just really inspiring and made me really hopeful and excited to continue to fight. Narinig natin yung sinabi ni Haven na, mm-hmm, yung verdict ng IPT is the only possible legitimate verdict dito nga sa war crimes na committed by Duterte and Marcos. Pakinggan naman natin yung susunod na reactor. My name is Olivia. I'm part of the International Coalition for Human Rights in the Philippines in Canada. I came to the International People's Tribunal because previous International People's Tribunals, especially the one in 2018, informed my understanding of the comprehensive and systematic human rights violations by the U.S. Duterte government against the people. And we were able in Canada, me and my organization, to use that information to guide our advocacy to the Canadian government. And I wanted to come to this one because the assumption is that with a new leader, the Marcos regime, that would solve a lot of the human rights violations. But I was able to see in a recent trip to the Philippines that the situation there is very systemic and very widespread. And that it requires something deeper than just a new leader, and that we also need to show the Canadian government that these human rights violations are being perpetuated. The verdict today was very interesting because in the course of the verdict, I was able to see that the people of the Philippines, the majority of the people of the Philippines, as well as other claimants like the National Democratic Front of the Philippines, uphold international humanitarian law. And they want to come to the table to solve the roots of the armed conflict, which are the social and economic issues that are persistent throughout the country. However, the government of the Republic of the Philippines, as well as the United States government, don't want to come to the table and are not showing that they have respect for international humanitarian law. So I think it's important that the IPT was able to hold them accountable and deliver a guilty verdict today. Yun. Napaka-importante rin talaga na yung iniimbestigahan dito sa IPT ay yung violations sa international humanitarian law, 'di ba? Kasi nga talagang titingnan yung means and methods ng warfare. Kasi ipinapakita dito talaga na merong legitimate na civil war na nangyayari sa Pilipinas sa pagitan ng National Democratic Front of the Philippines at saka ng Government Republic of the Philippines. Kaya nga, pumasok rin sila doon sa agreement na kanina binanggit natin na Carhill. At pinirmahan nila yun, no? Kung saan dapat protektado ang mga civilian, ang mga horse de combat o mga military na hindi na sila armado, hindi na sila parte nung war. Dapat, ano na sila, respected na yung karapatan nila as horse de combat, pati na rin yung pagtrato sa mga remains, no, or ng bangkay ng mga pinatay, yung mga pagmassacre sa mga civilian, mm-hmm, tsaka yung mga collective punishment, mga torture and forced disappearances, mga mass arrest, indiscriminate firing, indiscriminate aerial bombing ng mga komunidad, at yung paggamit, no, ng white phosphorus bombs, pati yung terrorist labeling o mga red tagging at paggamit ng mga repressive na terror laws, assassination ng mga civilian, atake sa mga schools, at saka yung mga fake and forced surrenderies, mga atake sa mga peace consultants, at iba pang mga forma ng suppression. May mga huli ka bang maidadagdag, Jules? Ang daming violations against
human rights nitong mga rehimen na to na back to back kasi Duterte tapos Marcos ang grabe yung hirap na nararanasan ng mga Pilipino sa Pilipinas at pati na rin sa labas ng bansa. Ang tanong namin sa inyo, mga kababayan, anong verdict ang isasampa nyo against US-backed Marcos and Duterte regimes? Oo. Sige, share nyo sa amin yan sa social media or sa email namin, sa Instagram, Facebook, nandiyan kami sa lahat na yan. Interesado kaming marinig kung ano yung hatol nyo sa kanila bilang mga ano rin ng mga Pilipino sa diaspora. Masaya kung napag-usapan natin to tsaka i-share na rin sa mga tagapakinig kasi napaka ano importante ng ganitong talakayan. So yung ano mga nag-convene itong International People's Tribunal, ang Friends of the Filipino People at saka ng International Association of Democratic Lawyers o IADL. At ang panawagan nila pagkatapos nitong International People's Tribunal, ang sabi nila sa gawa ng mga demonstrasyon, mga aksyon para i-amplify at magbigay suporta dito sa ano people's cry for justice or para sa katarungan. Pwedeng i-engage ang inyong local na komunidad, ang mga media para sa wide coverage, itag ang People's Tribunal sa mga social media. Pwede nga tayo mag-umpisang kahit kwentuhan lang kasama yung mga kaibigan natin, yung mga pamilya natin, lalo na tayo, yung mga Pilipino nga sa diaspora, i-engage natin sila sa usapan. At tulad na lang din ng ginawa natin today, sabay-sabay nating pinakinggan yung recordings ng IPT. Ganun din, pwede nating imbitahin ang ating kapamilya at mga kaibigan at komunidad na mapakinggan mismo dun sa mga witnesses yung accounts ng kanilang karanasan. Siyempre, to stay updated naman sa happening sa ating community, so sa June 23 ng 4 PM, mayroong konsyerto at pagsamba, awitin ng bayan featuring mga Filipino Churches Choir dito sa Toronto. Gaganapin siya sa Ashbury and West United Church. Ang address po nan ay 3180 Bathurst Street sa may North York. So, kung excited kayo makarinig ng mga angelic voices, kapunta na ako sa simbahan. Ang sunod naman, ang annual, no? Taon-taon pong ginagawa, ang People's State of the Nation Address. Ayan po ay gaganapin sa July 22. Sa ngayon, just save the date. Ito po ay, ayun nga, taon-taong inoorganisa ng bayan o bagong alyansang makabayan dito sa atin. At kanina lang, nalaman ko, merong Filipino Heritage Month celebration, ang SEIU na Healthcare Union. Ito po ay gaganapin sa Earl Bales Park ng June 22 at 12 to 4 PM. At talagang family event po ito, kaya pwedeng pumunta, no? Ang SEIU po ay yung healthcare union dito sa Ontario. At mga kababayan, interesado ba kayo maging bahagi ng Radyo Migrante? Tara at sumali kayo sa Radyo Migrante Collective. Magbigay lang po kayo ng message sa aming social media accounts. Madali lang kaming hanapin. I-search nyo lang sa type bar in every platform, Radyo Migrante. At doon niyo po kami makikita. Yan. So, dito na nagtatapos ang ating episode. Iba ang format niya. So, bago rin, nakakabago rin, para nakakapanibago rin para sa aming dalawa ni Jules. Pero sana ay na enjoy nyo ang ating kwentuhan, usapan at pag-aaral, sabay-sabay tayo nag-aaral. Grabe, ang sarap bumalik dito sa radyo at sa susunod ulit na episode, mga kababayan, sana ay maabutan namin kayo ulit para sa isa pang malawakang kwentuhan. Ako po ulit si Jules, ang inyong host. Ayun, at ako po ulit si Waynes. At gusto namin magpasalamat sa inyong mga nakikinig, sa mga bumubuo ng Radyo Migrante. Salamat rin kay Carlo Ramirez. Siya po ang gumawa ng kantang Migranteng Pilipino na ginagamit namin dito sa radyo. At higit sa lahat, sa inyo pong mga nagsusubaybay sa Radyo Migrante tuwing linggo mula alauna hanggang alas 2 ng hapon. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, mga kababayan, muli, mabuhay po kayo at mabuhay ang bayang Pilipinas!